Good day, everyone. Let us now discuss our first topic dito sa numerical solution to CA problem. Ano ba yon? That is the review of mathematical foundation. Let us go directly to the point. What is inside the mathematical foundation of this subject? Ito yung definition of matrix and vector, matrix algebra summation, subtraction and multiplication of matrices, transpose determinant, and rank of matrix and determinants. Our reference textbook here, we will use yung kay Engineer Harold Tirano, yung Advanced Engineering Mathematics. We will get some of the topics inside dun sa libro ni Engineer Tirano. For now, yung matrix and vector, dun natin kukunin sa libro niya. Let us now start. Matrices. A matrix is a rectangular collection of variable or scalars contained within a set of square or this symbol, round or this symbol, the open and close parentheses, brackets. A matrix consists of m rows and n columns. The number are the entries or elements of the matrix. Let us go directly do sa example ng matrices. Example number one. We have this this square symbol, which is this. Okay? So, according to the definition of matrix, it contains within a set of the square. Okay? Then, yung inside dito sa square na to, yun yung entries or elements. Okay? Yung numbers inside, yung 1, 4, negative 2, and 3, tinatawag yan na entries or elements. Now, how about M rows and N columns? Alin dito yung rows and alin dito yung columns ng matrix? Simple lang ano, itong 1 and negative 2, that is the M rows. 4 and 3, that is another M rows. Okay? Yung column naman, ito yung 1 at tapos 4. Negative 2 and 3, that is n columns natin. Ano? So, if you will read this type of matrix, tinatawag siyang 2 by 2 matrix. Kasi, meron siyang dalawang rows at meron siyang dalawang columns. So, that's why we call it 2 by 2 matrix. So, basically, bibilangan lang natin kung ilan yung number of rows, ilan yung number of columns, yun na yung basa dun sa matrix na yun. So, example number 2, we have this 1, 2, 3 rows and 1 and 2 columns. So, we will call this as 3 by 2 matrix. Same thing here, we have 1, 2, 3 and one column, we have 3 by 1 matrix. Example number 4, we have 2 rows and we have 3 columns. That's why this is a 2 by 3 matrix. And this matrix is 3 by 3 because we have 3 columns and 3 rows. Dito sa example number 5. Okay, hopefully, yung type of matrix dito, anong tawag dun sa row, kung paano bibilangin yung rows, paano bibilangin yung columns, ang matrix, siguro naman madaling intindihin dito sa example natin. Let us proceed. When a matrix has the same number of rows as columns, it is a square matrix. So, kung ilan yung number of rows mo at equal naman siya dun sa number of columns mo, tinatawag siyang square matrix. Halimbawa, meron kang 5. Halimbawa wala no, meron kang 5 rows at may 5 columns ka rin, tinatawag siyang square matrix. So, ito naman yung parang denoting kung anong meron dun sa matrix A. A11, A12, A13, up to kung ilang n or ilang column siya. Ano? First column, second column, third column, fourth column, hanggang ilang column siya, ano? Ito naman, first row, second row, third row, hanggang M rows. So, yung N, yun yung number of
columns ng matrix A mo, yung M naman, yun yung number of rows ng matrix A mo. Okay? The matrix A is an M by N matrix. Binanggit ko na kanina. The entries in matrix A are doubled, subscripted with the first number indicated the row of the entry and the second number indicating the column of the entry. So, kumbaga, tinan natin yung first entry. Ano? Yung A11, yung first number doon, yun yung rows mo. Ano? Ibig sabihin, nasa first row siya. Yung 1, first row. At yung 1 naman, yung second entry, yung second subscription naman, tinatawag naman siya na N column. Kumbaga, nasa nth row, nth column naman siya. I mean, okay? So, itong A12 or A12, nasa first row siya and nasa second column siya. Yung entry or element mo na A12. So, hopefully, maintindihan niyo yung paano i-identify yung entries or yung element inside the matrix. Let us proceed. The general entry for the matrix is denoted by AIJ. The matrix A can be denoted by A or open and close bracket, yung square bracket natin. Then, inside yung matrix. General entry to ano? AIJ. Which is, kung babasahin natin dito, yung I, yun yung kung nasa pang ilang row siya. Yung J naman, yun yung kung pang ilang column naman siya. Okay? So, let us proceed. Classification of matrices. First classification, yung square matrix, yun yung binanggit natin kanina. Kung ilang yung number of rows, equal naman siya dun sa number of columns niya, square matrix ang tawag doon. Ano? Square matrix ang tawag doon. Kung ang matrix mo meron siyang 2 rows, dapat meron siyang din na 2 columns para maging siyang square matrix. Another classification of matrices, the diagonal matrix is a square matrix with all zero values except for the aij value for all I is equal to j. Tingnan mo ang ibig sabihin ng I is equal to j. Dito, yung I is equal to j mo, ibig sabihin ito yun ano? Kung ano yung value ng I mo, yun yung value ng A. Kung dito sa first entry natin, yung I mo dito is 1. Yung J mo dito is 1. So, dito sa A11, yun yung equal na I is equals to J. Same thing here, A22, yung I mo is the same as J. Kaya kung mapansin nyo dito, except dito sa diagonal na to, yung 1, 3, and 6. Ito yung A11, A22 mo, at tapos yung A33 mo. Okay? Ito yon. Kasi yung I mo is equal to J. So, except dito sa tatlong to, the rest is equal to 0. 0 to, ano? 0, tinatawag siyang diagonal matrix. Okay? So, ibig sabihin, may value itong dito sa A is equal to J mo na entry. Itong 1, 3, and 6. Okay? So, ito yung A11, ito yung A22, at ito naman yung A33. Kasi I is equal to J. Okay? Hopefully, naintindihan yung ibig sabihin ng diagonal matrix. Next, identity matrix. It is also a diagonal matrix. Kaya lang, yung all non-zero niya entries equals to 1. Kaya kung dito sa diagonal matrix, ito, hindi siya para-paras na 1. Ano? Kumbaga, may different value yung diagonal matrix mo dito. Pero pagdating dito sa identity, ano? Sa identity matrix, lahat ng entry mo dito sa I is equal to J mo, itong A11, A22, or A33 mo, 1 siya pare-parehas. Ano? Equals to 1. Tinatawag siyang identity matrix.
which is also under dun sa diagonal matrix. Ano? Diagonal to, ano? According to diagonal. Kaya lang, yung entry niya, para-para siya 1. Kaya tinawag siyang identity matrix. How about scalar matrix? Number 4. Classification ng matrix natin. Scalar. Is a diagonal also, ano? Diagonal matrix with all non-zero entries equal to some other constant. So, ito naman, same, pare-paras yung value niya, pero hindi siya 1. Scalar matrix siya. Diagonal matrix din yung tawag dito, kaya lang, nakadepende sa value nitong A11 mo na to, A22 mo na to, at A33 mo na to, depende dun sa INJ mo, kung ano magiging entry, ano. But, dito, dapat hindi siya equals to 1, ano. Ibig sabihin, 2, 3, 4, up to 9, ano, up to 9. So, tinatawag siyang scalar matrix. And the triangular matrix naman, same naman yung concept niya, itong part na to, 0, ano. Pero ito, pwede na siyang magkaroon ng different value, ano. Itong diagonal na to, itong diagonal portion na to. So, 1, 4, and 5. So, a triangular matrix has 0 in all position above or below the diagonal. So, dito, lahat ng to is 0 except dito sa diagonal na to. Okay? So, hopefully, naintindihan. Anyway, this one is, you can just review. Self-explanatory naman tong binibigay ko. Ano? Kahit basahin nyo lang, madali namang intindihan. But I just need to explain to you para at least makatulong dun sa pag-intindi nyo dun sa concept nung classification ng matrix. Next, determinants na tayo. Ano? Tapos na tayo dun sa classification ng matrices. Determinants tayo. Tandaan ha? Yung matrix, ang symbol niya o ang ginagamit niyang bracket is square or open and close parenthesis. Pero pagdating dito sa determinants, yan, ang pagkakaiba nito, ginagamitan siya ng vertical lines. Ha? Basahin ko yung definition, ano? Determinants is a scalar calculated from a square matrix. So, kung yung matrix mo, pwede siyang magkaiba-iba. Merong 1 by 3, 2 by 3, pwedeng 3 by 3, 2 by 1. Pagdating sa determinants, dapat square matrix lang siya. Okay? Square matrix siya. Kumbaga naka-fix siyang square matrix. Dapat yung determinants mo consisting ng 2 by 2, ng 3 by 3, ng 4 by 4 na matrix. Okay? Kaya tinatawag siyang square matrix. The determinant of a matrix is indicated by enclosing the matrix by vertical lines. So, we can now identify kung ano yung forma ng determinants kumpara dun sa matrix. Pag determinants, vertical lines yung enclosure niya. Pero pagdating dun sa matrix, nasa square or pwede siyang gamitan ng open and close parenthesis. Hopefully, naintindihan nyo yung pagkakaiba to identify kung ano yung determinants at kung ano naman yung matrix. Okay? Next. Some important properties of determinant. Nasa determinants na tayo. So, ano ba yung mga properties meron sa determinants? Ito na yun. Number one. If a matrix has a row or column of zeros, its determinants is zero. So here, pag makakita ka ng rows or columns na lahat ng value ay zero, no need to compute. Ano? Ang equivalent niya, no, ang value ng determinant nun is automatic, zero na siya. Ano? Tignan nyo to, itong column na to, lahat siya zero. So ang value niyan ay zero. Itong row na to, ang lahat ng values niya, zero. Kaya, excuse me, ang determinant na to, it is equivalent to zero. Okay? So, para, kumbaga, itong properties ng determinant, kung alam mo, hindi mo na kailangan i-compute o i-calculate kung ano yung value ng determinant.
kung alam mo yung properties. Kumbaga, magkakaroon ka ng understanding na mas hindi mo na kailangang lagyan ng solution, ano? So kumbaga, ito na yung pinaka shortcut mo para masagutan mo kung naintindihan mo yung properties ng determinant. Okay? So next, if a matrix has two identical rows or columns, its determinant is zero. So, ito naman, pag may makita ka raw na magkaparehas na values ng rows or columns, that is equivalent sa zero. Tanda na, tignan natin sa example na to. Alin ba dito yung identical? Ang identical dito is yung first row tapos yung third row. 1, 3, 7, 1, 3, 7. So, since the first row and the third row are identical, ang value ng determinant mo is 0. Kahit i-manual computation mo pa yan, ang lalabas sa sagot dyan is 0 pa rin. Same thing here, itong column na to, yung second column at tapos yung third column, para-para siya. 3, 5, and 4, 3, 5, and 4. So, ang value niyan ay 0. Okay? Next, number 3. Another set of properties ng matrix. Ano ba yung number 3? If a matrix is triangular, its determinant is equal to the product of the diagonal. Ito, simple lang ano? Napag-usapan na natin kanina yung ibig sabihin ng triangular matrix. So, ito yung triangular matrix. May value tong dito sa A11, A22, at A33. Ano? So, ito may value siya. At yung sa below and above nitong diagonal na to, 0 siya. Ano? Itong triangular matrix. So, multiply mo lang yung 1 times 4 times 5. Ang value ng determinant na yan is equal to 20. So, simply as that, ano, multiply mo yung 1, 4, and 5. 20 ang value niyan. So, ibig sabihin, the value of the determinant of this triangular matrix is equal to 20. So, next, number 4. The value of the determinant is not changed if corresponding rows and columns are interchanged. So, pagpalitin mo man yung dalawang yung rows and column, let's say, sa example number 1, ano? Ang pinagpalit dito, itong first column, tapos yung first row. Di ba? Pinagpalit niya. Yung dating nasa first column, ginawa niya ng first row. Yung dating nasa first row, ginawa niya ng first column. So, ang value nitong dalawa, kahit pagpalitan mo yung rows at tapos yung column niya, parehas lang. If you will solve for the value of the determinant, even if you interchange yung rows tapos column, ang value niyan, same lang. Okay? Same value ang dapat ang makuha mo rito. Next, number 5. If a row or a column of a determinant is multiplied by a non-zero constant k, the value of the determinant is multiplied by k. So, ano ibig sabihin nito? Tingnan natin sa example, ano? So, this is the constant. Nasa labas siya ng determinant. Okay? Nasa labas siya. So, tingnan mo yung values kung papaano magiging equal na kahit i-multiply mo ng constant k yung outside. Kasi, parang ganito yun, ano? Hahanapin mo yung value nitong determinant na to, yung nasa loob. After that, after calculating or computing the value of determinant, i-multiply mo naman siya uli sa 2, di ba? So, ang value noon is multiplied by 2. So, if you will distribute this 2 inside nung determinant mo, i-multiply mo siya dun sa kahit sa ang entry. Ano? I mean, rows man siya o column. Okay? According dito, rows man siya or column man siya, mumultiply mo siya dun sa constant na k, ang value na same lang. Ano? Yung kakalabasan nito, paras lang naman. So, paano ginawa dito sa example number
Now, 5 natin. So, yung 2, minultiply siya dun sa first row. Yung 1 multiplied by 2. 1 multiplied by 2. 3 multiplied by 2. 2 multiplied by 2. Ito na yun ano? Constant multiplied dun sa first row. So, kaya ang result will be 2 times 1 will be 2. 2 times 3 will be 6. 2 times 2 will be 4. So, the equivalent value of this determinant is the same as the value of the determinant if you will compute manually for this 2 times this determinant. Okay? So, paras lang siya. Ginamitan siya, yung 2, minultiply siya dun sa first row. Ito naman, yung constant, minultiply naman siya sa first column. Ano? First column naman siya. So, ang determinant nito is paras man lang na makukuha mo dito. Ano? Basta isa lang, ano, hindi mo pwedeng i-distribute lahat. Dapat sa isang column lang or sa isang row mo lang siya i-distribute. Kasi pag ginawa mong lahat, alam ba, minultiply mo siya sa lahat, minultiply mo dito pa sa 3, 5, 1, minultiply mo pa sa 2, 3, 4, hindi na yon magiging equivalent dito. Kasi parang times 3 mo nang minultiply sa 2 yung value ng determinants mo. Okay? So, hopefully, maliwanag itong number 5. Next, number 6. If two rows or columns of a determinant are interchanged, the sign will be changed. Ito naman, interchange naman daw pagdating dun sa column tapos row. Dalawang pinag-uusapan dito. Ano? If two rows or columns of determinant interchange, the sign will be changed. So, paano ba ginawa dito? Tingnan natin. Ano? So, tingnan natin yung pagkaka-arrange ng entries dito sa example. 275, 536, 125. Asan na yung tawag natin, asan na yung pinalit dito? Alin dito yung pinalit dito sa entries nitong determinants? So, if you notice, napalitan yung sign. Ano? Kasi, pinagpalit niya in interchange yung dalawang rows or dalawang column. Alin ang pinagpalit dito? Tingnan natin ano. Hanapin natin. So, dito, ang pinagpalit is itong first and second column. Ano? I mean, first and second row. Okay? So, itong dalawa pinagpalit. First row and second row, nagpalit silang dalawa ng position. Okay? So, kaya yung 257 mo, nasa second row na. Yung 536 mo, from second row, ginawa na siyang first row. So, papalitan mo yung sign. Ano? Tandaan ha? If two rows or columns, pinagpalit mo yung dalawa ng position, ang sign magpapalit ka rin. Okay? Next. Ito naman. The column change, interchange. Ano? Yung first column, pinalit niya sa second column. So, papalitan mo rin yung sign ng determinants mo. Okay? So, hope this is clear dun sa properties ng determinants. So, kung meron kayong mga tanong about dito, I think we can discuss that one pagdating dun sa solving ng determinants. As long as you know the properties of determinant, malaking tulong to in solving determinants. Okay, next tayo. Determinant of a 2x2 matrix. So, ito yung symbol niya, ano? Determinants tayo, ano? Determinant. Pagdating sa determinant again, ang symbol niya, yung bracket niya is vertical lang siya, ano? Vertical lang siya. So, ang entries dito, sa determinant, hindi kagaya sa entries nung sa matrix. Doon kasi meron tayong I and J, ano? Sa matrix. Ito naman, ginawa siyang A1, B1, A2, B2. Yung first column niya indicated as A. Yung second column niya indicated as B. Yung first row niya indicated yung subscription niya na 1. Yung second row niya indicated as subscription niya as 2. Okay? So, A, B. Ito naman, 1 and 2. Para hindi nakakalito, tandaan mo lang yung column. Ano? First column A, second column B. Kung meron pa namang susunod dito, gawin mo C. Ano?
Ibig sabihin, yung pang third row mo will be your 3. A3, B3, and C3. Okay? Consisting of 4 numbers. O, 4 numbers na to. Ito yung mga entries niya. Ito yung element, ano, inside. So, A1, B1, A2, and B2. Arranged in 2 rows, into 2 columns, is called a determinant of a second order. Or determinant of 2, of order 2. So, yung 2x2 matrix mo, tinatawag siyang determinant of second order or determinant of order 2. So, the 4 numbers are called the elements of the determinant. So, paras lang naman siya dun sa matrix natin. Ano? Tinatawag siyang elements. So, by definition, how to solve for the determinant of 2x2 matrix? Ito yung solution niya. Ano? So, going, yung arrow niya, downwards, yun yung i-add mo. Ano? So, A1, going to this direction, downward direction, diagonally, pero downward siya. So, multiply mo yung A1 tapos B2. Ano? A1 tapos B2. Ano? Then, itong dalawa na to, so, positive to ano? Positive. May automatic, ibig sabihin nito, may plus sign ka dito. Ano? So, ito, A1 times B2 galing yun dito. So, going downward siya. Ano? Yung going upward naman siya, diagonally going upward, isusubtract mo yung value niya. Ano? Naglagay na ako dito ng sign para hindi kayo malito. Ano? So, going to that direction, A2 multiplied by B1, isusubtract mo siya dun sa A1 multiplied by B2. Ito na yung magiging solution mo to determine the determinant of a 2x2 matrix. Ito yung magiging solution mo. Okay? Tingnan natin. Example tayo. Ito yung example niya. Ano? Actually, madali lang yung maintindihan ko. Ano? So, nagbigay lang ako ng dalawang example dito para mas, kumbaga, ma-illustrate natin kung ano yung meron sa the determinant of a 2x2 matrix. So, here, itong gagawin nating solution. So, according sa solution natin, going to this direction subtracted by going to that direction or going upward direction. Ano? So, 3 multiplied by 3, ito na yon, subtracted by ano? 1 multiplied by 2. Kaya magkaroon tayo ng negative 2 times 1 dito. Then, proceed doon sa operation natin. So, 3 multiplied by 3 is 9. Then, negative times negative 2 ang result dito. So, nagkaroon ka ng positive sign. Kaya, 11 yung sagot mo dito. Okay? So, naintindihan to ano? So, number 2. Number 2, evaluate this determinant. Okay? This determinant, ang entries niya, negative 2 and 1 sa first row, negative 4 and 5 sa second row. So, to determine the determinant of this 2x2 matrix, itong solution ang gagamitin natin. So, negative 2 times 5, ano? Going to this direction, negative 2 times 5, then subtracted by negative 4 multiplied by 1. So, negative 4 multiplied by 1. So, let's proceed dun sa simplification. Negative 2 multiplied by 5 is negative 10. Negative times negative, magiging plus na siya, magiging positive. So, proceed dun sa operation. Addition natin is negative 10 plus 4 is negative 6. Okay? So, okay na tayo dito sa determinant of a 2x2 matrix. Hindi na ako gumawa ng solution, hindi na ako gumawa ng illustration manually. Direct ako nang ginamit yung pag-type kasi hindi naman mahirap intindihin ito. Ano? Alam ko, sa tingin nyo lang dito is kayang-kaya nyo na agad intindihan. Ano? Anyway, I will be given yung lahat sa inyo itong output nitong PDF nitong presentation ko. Ano? Bibigay ko naman sa inyo yung output nito. Sunod tayo. Punta tayo ngayon dito sa determinant of a 3x3 matrix. Ito na yung symbol niya. Ano? So, pagaya ng sinabi ko before, dun sa 2x2, yung first column niya, indicate natin as lahat ng A. Second column will be B. Third column will be C. Okay? Yung subscription naman niya, yun naman yung first row,
second row, and third row. In determinants to ano? Sa determinants, ano? Determinant of a matrix ang pinag-uusapan natin dito. Huwag kayong malilito pag bumalik tayo dun sa matrix na ano? Kasi ang susunod na topic natin dito is matrix naman. Ano? So, but here, yung determinant of a 3x3 matrix, ang solution, same solution lang naman dun sa 2x2. Ang pagkakaiba lang nito, kailangan mo lang i-copy yung first and second column niya dun sa right side nung matrix niya. Ano? So, itong A1, A2, and A3, andito na yon. So, baga, just copy this first column, ilagay mo lang dito, ano? Then, copy yung second column, ilagay mo lang dito sa right side. So, if you notice, ito na yung first column mo, ito naman yung second column mo. So, bago ka mag-proceed dun sa operation ng in solving the determinant of this 3x3 matrix. Okay? So, let us solve same direction going to downward. So, lahat yan, i-add mo na siya. Ano? Lahat yan plus. Pa-plus mo siya. And going to upward direction, diagonally upward direction, lahat naman siya, kailangan mo siyang isubtract dun sa result nito. Ano? Lahat naman siya isusubtract mo. Ano? But still, you will multiply itong lahat ng interest nito. A1 multiplied by B2 multiplied by C3. O, ito na yun ano? O, dito ko isa-isa yung dito. So, A1 multiplied by B2 multiplied by C3. First term. Plus, ano? Plus. Plus siya lahat, ano? Plus. Pa-plus mo siya nung pangalawang, ano mo? Pangalawang diagonal going downward mo, ano? This one. B1 times C2 times A3. Ito na yon. Plus. Another plus, C1 times A2 times B3. Ito na yon. Third term mo. Okay? So, after that, lahat naman ng going that direction, upward direction, isusubtract mo naman siya. Ano? So, minus A3 times B2 times C1. This term, wait, may sobra yata ako dito. So, this must be A3 plus B2 plus C1. So, sobra ako dito ng B3. Edit ko lang. So, edit lang. Para hindi tayo malito. So, edit ko lang ng saglit. So, wala tong B3 na to. Yan. Okay? So, tuloy tayo. Doon ako sa 3x3 matrix. Okay? Dito na tayo. So, here again, ito yung subtraction natin na gagawin sa operation ng matrix natin. So, A3 times B2 times C1. Ito na yon. Subtraction na tayo. Ano? B3 times C2 times A1. This term. And C3 times A2 times B1. Ito na yon. Okay? So, this will be your solution in determining the determinant of a 3x3 matrix. So, paano ba yung solution nun? So, I mean, let us illustrate or magbigay tayo ng example dito sa determinant ng 3x3 matrix. Sample number 1. Anyway, I will just giving you one example for this kasi hindi naman siguro to complicated masyado. So, example number 1. Example number 1 natin. So, we have this 3x3 matrix. Ano ba yung 3x3 matrix? Ano ba yung entries niya? First row, 2, negative 1, and 3. Second row, 5, negative 2, and negative 2. Third row is negative 3, 1, and 4. Okay? Then, let us now solve the determinant of this 3x3 matrix. So, same solution we use to formulate this formula, gamitin natin dito. Okay? Going this direction, lahat niya i-add mo. 2 times negative 2 times 4, first term, plus negative 1 times negative 2 times negative 3, ito na yon, plus ano, plus. Then plus 3 times 5 times 1, ito na yon. So plus. Then going to that direction, upper direction, isusubtract mo naman siya lahat. Ano?
So, negative 3 times negative 2 times positive 3. Ito na yun. Subtract mo na siya, no? Subtract. Minus again, 1 times negative 2 times 2. This term, okay? Tama, no? Then, 4, asa na? Kaya lang, ha? So, ito na yun is 1, 2, 1, negative 2, and 2. Tama ba? Then, 4, ano? Itong huli, ano? 4 and 5 and negative 1. So, itong arrow ko, lumis lang. Ayusin ko lang ng konti yung arrow. Okay. Ayusin ko lang ng konti yung arrow natin para tama yung pagkakalagay. Yan. Balik tayo dun sa slide nitong example natin. Okay? So here, nasa upper portion na tayo, ano? Upper direction, I mean. So dito na tayo, ano? So ito na yun, 4 times 5 times negative 1. So 4 times 5 times negative 1. Subtract mo lang yung lahat yan, ano? Subtract, subtract. Anyway, marami namang kayong pwedeng i-formulate na solution dito sa determinant of a matrix. Pwede kayong, alam ko yung iba sa inyo, may idea na, pwede na kayong mag-shortcut. Ano? Yung iba, mayroong, alam ko, may mga shortcut na alam dito po paano gamitin. Ano? Pwede hindi na lang ito pakita, i-directo na dito. I think, yung iba sa inyo, at least under yung differential equation ko, nagbigay na ako ng some example using this determinant. Ano? Meron na yung iba sa inyong idea. So, pero yung iba, let's say, first time yung ma-encounter to, dito muna kayo sa basic solution itong determinants natin. Ano? Kumbaga, ang solution nito is just a matter of multiplication, addition, and subtraction lang naman. Basta alam mo lang identify yung direction nung operation mo. Okay? So, ang sagot nito, it is simply equals to 1. Okay? Hopefully, naintindihan yung sinasabi ko, at kung meron man siguro akong na overlook o na missed out na explanation dito sa matrix and determinants, we can discuss it dun sa mga meetings natin. Ano? Every week naman meron naman tayong meetings. Hopefully, ma-clarify natin kung anong meron kayong tanong na mag come up after yung mapanood tong video natin. Okay? So, ang susunod na slide, ito yung worksheet number 1 nyo. Try to solve these 8 problems ng determinants. Ito yung first worksheet nyo. Okay? Next topic ko, I will be solving sa, kung hindi man dito sa laptop, maybe I will use yung whiteboard. Kasi, mahirap yung pagdating dito sa solution, ano? Yung solution in terms of solving determinants. Ito kasi ginamitan ko lang ng direct. Nag-type ako direkta kasi madali lang naman intindihin using yung pointers nitong o yung cursor nitong ano, nitong computer. So next meeting, I will try to use different medium pagdating dun sa ibang topics natin, ano, na hindi ko kayang gamitan nitong tawag dito, itong PC, ano? Okay? Hopefully, maintindihan niyo itong explanation ko. Okay? Hanggang dyan muna lang siguro yung, ano ko, yung topic. Salamat sa pakikinig.